Hello guys! Welcome back here to my channel. So in today's video, we're gonna unbox a camera. As you can see in the video title itself, we're gonna unbox the Fuji X-A7 camera. So ito na siya, yung camera na in-order ko kahapon. And sabi nila madedelay siya ng 3 to 5 days. But I actually received it the next day afternoon. So I'm pretty excited to open it because hindi ko siya ina-expect. Bali, nagbibilang na ako ng days kung kailan ko siya ma-receive kasi hindi daw kasali sa bilang yung Saturday and Sunday. Monday to Friday lang yung working days nila. So hindi ko siya talaga ina-expect na darating ngayong hapon. Sobrang excited ko na. Nabuksan siya kanina pa kaso medyo pagod ako from work. Nagpahinga muna ako konti. Then sa ako na kinuha tong video na to. So if you wanna know guys kung ano yung laman ng malaking paper bag na to aside from the camera itself, then stay tuned and watch this video. Start na natin siyang buksan kasi excited na din akong makita kung ano yung laman nito, but ang laki ng paper bag. Hindi ko siya ina-expect na malaki yung paper bag niya. Tanggalin muna natin yung cable wire kasi naka-staple, naka-stapler siya. So ito na guys, mamaya ko na kukunin yung ibang laman ng paper bag. So dito muna tayo sa main event, yung camera itself. So dito sa, I think this is not just the camera, meron siyang kasama sa loob. As you can see, meron siyang freebies. Ayan, meron siyang freebies. So tingnan natin kung ano yung mga freebies na yan. Ayoko sirain yung bubble wrap. Ayan. Sirain ko na nga kasi tatagalan ako magbukas. Excited na ako makita yung camera. Ayan. Mamaya na natin tignan yung mga freebies guys. So as you can see guys, I chose the Fuji X-A7 for a vlogging camera. So guys, ito yung closer look ng box. Sa harap meron siya nakalagay na Fuji film. And sa sides meron siya nakalagay na yun, X-A7, this is the unit name and yung type ng lens na kasama. So the other sides are just the same. Okay, and ito yung ibang side. So andito yung pinili kong kulay, dark silver, and yung lens na kasama, yung kulay niya is black. And this is actually the mall price pero hindi ko siya nakuha sa ganitong halaga kasi nakasave ngayon ng Fujifilm nung binili ko siya sa Henry's Cameras. So sasabihin ko mamaya yung price at the end of this video. And sa baba meron siyang ayan, yung package contents niya. So meron dapat dito sa loob ng box is yung digital camera X-A7, rechargeable battery, USB cable type C, 3.5mm microphone adapter, the shoulder strap, and yung lens mismo na 15-45mm. Unbox na natin siya. So by the way guys, this is my first ever camera. So guys, ito yung itsura ng loob ng box pag nabuksan nyo siya. Yung mga camera na ginagamit ko is mga cellphone lang, cellphone camera. And this is the first time na magkakaroon ako ng sariling camera. Yung nasa loob nito is yung official receipt. Siyempre, dapat meron yung official receipt na yan. Then, meron siyang SanDisk na SD card, which is 16GB. Ayan, free. And meron siyang, ano to? And meron siyang warranty guys. Ito yung warranty paper niya. Ayan. And Capture One. Hindi ko alam kung ano to guys, Capture One. Siguro, in partnership lang sila dito or something. So, ayun. I'm not familiar. This is my first ever camera. Most of the time, cellphone yung interested akong buksan. So, hindi ko alam kung ano yung mga nandito aside from the manual and the guide. Ito na yung pinaka-manual niya, guys. Ayan. So, guys, pagbukas nyo nito, meron siyang strap. Ay, anong mong tawag dito? Leather strap, I think. So, ito guys yung leather strap na free out of the box, from the box.
Ayan. Tingnan na natin siya. So yun guys, meron siyang leather strap. Ayan. And may nakalagay siyang Fujifilm. I-strap mo siyang gano'n. Ayan. Photographer na photographer ng datingan. Tapos ito na yung camera guys. Actually meron siyang ano guys, dun sa promo nila ngayon, meron silang ibang lens. Kasi usually, ang kasama nito guys, yung 15-45mm, ito talaga yung kasama ng most of the videos na napapanood ko on YouTube. And nakita ko dun sa promo ng Fujifilm, meron silang ibang lens, which is the 16-50mm ata yung kasama niya. So ito na lang pinili ko para at least mas maraming pumili din nito na nag-unbox. Ayan guys. Pero meron silang ibang promo guys na nasa 16-50mm ata yun. Basta ibang lens siya. So ito yung pinili kong lens. Ayan. So ganito yung itsura niya guys. Tapos okay, di ko alam mag-unbox ng ganito talaga. First time ko mag-unbox ng camera. And I don't know how to review this, so probably I'm just gonna unbox this. Pero let's see if kaya kong i-review to. Oh, you can actually pinch it off. So, ganun pala yun. And meron siyang kasamang, ayun guys, meron na siyang kasamang USB Type-C na charger. Ayun guys, meron siyang kasamang battery na. Ayan guys, this is the battery. Ayan, I'm not familiar with the specs of the battery kasi first time ko mag-unbox. And meron siyang kasama guys na headphone adapter. I think 2. something millimeters to. Kasi dun sa microphone, 3.5mm ata yun. Ito, 2.5mm lang ata, I think. So ito na guys, ito na yung camera. Yes! Ay, nakasupot pa. Wait lang. Buksan natin siya. So, ito na guys yung camera. Ayan, baka mabitawan ko. Ito na siya. Kasi pinili kong color, dark silver. And available din siya guys sa navy blue. Actually, yun yung isang color na pinag-isipan ko na kunin. Pero, pinili ko tong dark silver kasi gusto ko kapag nag-vlog ako or gusto ko kapag nag-video ako sa labas or dala-dala ko to ginagamit, hindi siya masyadong eye-catching. Parang stealthy yung ano niya, yung itsura niya. Gusto ko din naman yung blue pero gray kasi yung ano yung dito sa taas niya, parang silver something, silver tapos navy blue siya na combination. And mostly hindi ko yung nakikita na dina-vlog. Pero ito yung pinili ko kasi gusto ko hindi ako napapansin kapag kumukuha ako ng pictures or nag-video ako sa labas. So yung nagustuhan ko dito guys, dun sa ano niya. Paano ba to? So yung isa nagustuhan ko dito guys, kung bakit ko siya binili, is na-flip to. Articulating siya guys. Ibig sabihin, naiikot siyang ganun. Ayan. So pwede kang mag-vlog na nakikita mo yung sarili mo. And isa din sa mga factors na kinonsider ko kung bakit ito yung pinili ko. Actually, marami akong camera na kinonsider, GX7 Mark II and yung GX7 Mark III. Yung GX7 Mark III, gusto ko siya kasi nakakabitan mo na siya ng microphone jack, may jack na siya para sa microphone. Yung ayaw ko lang doon sa GX7 Mark III is may problem yung autofocus niya, and kahit i-update daw nila yung firmware noon, hindi pa rin siya naayos. And compared dun sa predecessor niya, na GX7 Mark II, maganda yung autofocus niya. Kaso nga lang, wala siyang jack para sa camera. And ito, meron siyang jack para sa camera. So yun guys. And meron na siyang pagkabitan ng microphone. Meron siyang hot shoe. At tatawag dito, if I'm not mistaken, meron na siyang hot shoe. So pwede mo na siyang ilagay dito yung microphone mo habang napavlog ka. And nakikita mo na rin yung sarili mo at the same time. Ayan, nakikita mo na rin yung sarili mo at the same time. So, ayun guys. And pinili ko rin pala to guys kasi fully articulating yung ano niya, yung LCD niya. And kapag naglagay ako ng microphone dito sa hot shoe,
hindi matatakpan yung LCD, kita ko pa rin yung sarili ko dito sa LCD na to. So yun guys, yun yung mga factors na kinonsider ko bakit ito yung napili kong camera. Hindi ko pa alam kung paano yun hin. Ayan. So lagay na natin yung ano niya. Hindi ko alam kung paano siya ikabit. Oh, pinipindot pa ba ito kapag kinakabit? How man, how? How can I kabit yun? Oh, may guide siya. Hindi ko siya may kabit. Ben, ignorante. Siguro manonood muna ako ng ibang mga videos kasi hindi ko siya makabit. Maka masira ko agad. So yun guys, try na natin siyang i-power on. Lagyan na natin yung battery niya. So guys, this is the closer look of the camera. And let's just do a quick tour on the parts. So andito sa likod niya is yung menu button or OK button. And the display or back button. So nandito yung LCD niya. And ito yung drive or delete button. And ito yung playback button niya. Kapag mag-browse ka ng files mo, pipindutin mo to, pupunta siya dun sa gallery mo. So dito sa taas guys, meron tayong mode dial, the hot shoe, and the flash. And meron tayong front and rear command dial. And this is actually the shutter button. Kapag kukuha ka ng pictures, ito yung pipindutin mo. And kapag kukuha ka naman ng videos, ito yung pipindutin mo. And meron din dito sa taas ni guys yung on and off button niya. And this is the indicator lamp. Kapag mag-video ka, iilaw to. Iilaw dapat to guys. Kulay orange. And kapag ni-stop mo, mawawala na siya. So andito rin pala sa likod niya guys yung joystick niya or the focus lever. And dun sa sides, meron siyang ayan, HDMI port and the USB Type-C port. And meron din dito yung strap eyelet, both sides. Dito makakabit yung strap. And dito sa other side, meron tayo yung button para sa flash. Yan, ito yung flash niya. Ayan, and the microphone port. Ayan, 2.5 mm siya, kaya siya may adapter. Sa harap, wala masyadong makikita dito aside from the lens and self-timer lamp or assist AF assist illuminator. And sa bottom part niya guys, andito yung tripod mount. Dito mo imamount yung tripod mo and the speakers. And this is the battery chamber. So pag bubuksan natin yan, andito yung battery. And this is, kapag tatanggalin nyo yung battery, meron siyang harang dito. So ipo-push down nyo pa yan pababa para lumabas yung battery. Ayan. This is actually the battery latch. And kinabit ko na yung SD card na free. Andito na siya. So para makapag-shoot na din ako ng mga videos, gamit to. Ayan guys. So guys, I'm gonna power this on for the first time. Ayan. Flip ko na lang yung LCD niya. So as you can see, andito yung on off niya. Power on muna natin siya guys kasi gusto ko na siyang makita. Yan guys. So as you can see, wait lang. Yan guys. Yan, as you can see, pipili ka daw ng language. Ayun. So paano ba to? Ito ba pipindutin guys? English. Okay, English. Pair with smartphone. Ayan, sa start menu niya, pwede mo siyang i-pair sa smartphone, scan or code Fujifilm camera app on web. So, I'm gonna actually pair my smartphone with this. Wait. So yan guys, as you can see, na-pair ko na siya dun sa device ko.
And sabi niya dito, set date or time from smartphone. Okay, set natin yan. Tapos, location time, okay. Guys, kapag nga pala bumili kayo sa Henry's Cameras, meron silang freebies. So, bali papapiliin ka nila kung ano yung freebies yung gusto mo. Papapiliin ka nila ng vlogging kit tulad ng pinili ko or yung isa, extra battery. So, yung pinili ko is vlogging kit kasi yun naman talaga yung purpose ko kung bakit ako bumili ng camera. So, ito yung vlogging kit niya. Meron kayong Boya mic and silicone blower. Ito yung silicone blower nila. And meron siyang camera bag. Tingnan natin kung maganda yung camera bag niya. Ayun guys, ito yung camera bag niya, free. So, tingnan natin kung paano yung loob. Ayun guys, meron siyang strap. And ito yung loob niya guys. Ayan. Yung loob ng camera bag. Isang zipper lang siya. And meron kang tripod pag pinili mo yung vlogging kit. So, parang bumili ka na ng set pang vlog talaga. So yun, hindi mo na kailangan bumili or tumingin-tingin ng tripod kasi meron ka na bag yung vlogging kit yung binili mo. Kinonsider ko rin naman yung battery kasi syempre kapag nagbablog, matagal kasi mong magvlog eh, maraming mga extras na ginagawa. Marami akong take 1, take 2, take 3 hanggang take 11 minsan kasi minsan, hindi ko ma-express na maayos yung sarili ko. Kaya, ayun, inuulit ko yung pag-vlog ko. Or pag-video ko. Ito lang. Buksan lang natin itong tripod. May price pa siya, guys. Worth 750 if nakikita nyo. 750. And yung Boya mic, wala siyang price, pero I think nasa 1,000 plus to. Ayun. Kaya sulit na din siya, guys. Meron na akong tripod ulit, pero hindi nga lang yung nasira dati. Ayan, guys. So, guys, ito lahat yung freebies na nakuha ko mula sa Henry's Cameras. Before purchasing at Henry's Cameras, guys, kinonsider ko rin bumili sa Lazada and Shopee. And compared sa pricing ng Henry's Cameras, mas mura sa Henry's Cameras. Nakuha ko nga pala itong lahat ng to sa halagang 30,591 and plus shipping fee nila is 180 lang. So yun guys, so bali ang total na binayaran ko sa kanila is 30,771. Nung in-order ko to guys, wala silang COD. I'm quite skeptical at first pero so mukhang legit naman sila. Nagbayad na lang ako before nila i-ship and legit naman. Kasi meron silang mga Facebook account, meron din silang YouTube channel, although konti lang yung followers nila sa YouTube channel nila. Pero yun nga, legit naman sila. So, baling yun nandun sa Lazada guys, kapag nag-search ka ng Fuji X-A7 doon, meron namang Fuji X-A7 na nagsiship mula dito sa Philippines. Actually, meron din silang shop sa Mokawa, pero yung hindi ko lang nagustuhan doon is hindi sila responsive sa mga queries, sa mga chat. Pinili ko rin yung Henry's Cameras kasi responsive sila sa mga queries ko and ayun, masipag sila mag-reply. So, yun yung gusto ko sa isang seller, yung ina-entertain yung questions mo kasi hindi ka naman magtatanong kung hindi ka naman interesado dun sa product, diba? So, that ends my video guys and if you like this video, please don't forget to hit that subscribe button and hit that bell icon in order for you to get notified whenever I upload new videos. So, that's it for today's vlog. See ya!